Good news sa mga motorista dahil pwede nang gamitin ang Easytrip RFID ng Metro Pacific Tollways sa SLEX at iba pang expressway ng San Miguel Corporation. Pero sa ngayon, iilan pa lang ang nagpapa-enroll dito. May ulat si Karen Villanda. Umarangkada na ang ikalawang phase ng Radio Frequency Identification o RFID system sa mga expressway. Ang enrollment ng Easytrip RFID sa auto-sweep system na nagsimula na nitong ika-15 ng Enero. Ibig sabihin, maari nang gamitin ang Easytrip RFID para makaraan sa expressway ng SLEX, NAIAX, Skyway, Startoll, TPLEX at MCX. Pero ayon sa Toll Regulatory Board, matumal pa sa ngayon. Umabot lang sa 25 ang nagpa-enroll. But if you recall kasi, many of our motorists already have 2 stickers on their vehicles. Diba? That really was a factor kung bakit the rest hindi gaano karamihan yung nag-cross-enroll or nag-enroll to the auto-sweep because they already have an existing auto-sweep tag also on their vehicle. Dahil dito, nakumpleto na ang proseso para magamit ang iisang RFID sticker na may 2 account. Una na kasing naipatupad ang pag-enroll ng auto-sweep RFID sa Easytrip account. Huwag palilito ang mga motorista dahil ang umarangkadang bahagi ngayon ng interoperability ay yung iisang RFID sticker na may 2 pang account. Tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na isinasaayos na ang one RFID at one wallet system. Kaya naman si June, nagdalawang isip pang magpa-enroll kanina. Bali ang nabago lang naman, isang sticker na lang may iwan, pero 2 card pa rin. Kaya ito lang isa lang ang nawala. Kaya parang useless din. Oo, kasi kung okay sana, kung isang wallet lang, isang card lang, tapos isang ano, okay. Target ng TRB na maipatupad ang one RFID at one wallet sa susunod na taon. Dapat muna kasing ma-plancha ang sistema ng paniningil at dahan-dahanin para hindi bumigay ang sistema ng RFID. Pera ng sabihin natin, ng index, galing siyang SDX, kukolektahin mo na yan doon na siguro sa SLEX kung doon ka nag-exit. Alright? So the money due from SLEX and NLEX will be collected doon sa SLEX. Ang mahawak ng pera doon, yung SLEX na, di ba? So how will this money be returned and how? Di ba? How long? Who will handle all of these clearing matters? Karen Villanda para sa Bayan.